Ano po, so anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. So kung makikita nyo po dito, may nakita po tayong balita kanina galing po sa Philstar. At sabi daw po dito, eto na, comedy show ni Vic or the Boss Vic ililipat na sa TV5. Bakit kaya? So basahin po natin. Sabi dito mga kababayan, eto daw, puputuli na nga yata ni Vic Soto ang pakikipag-collab sa GMA Network dahil ang susunod niyang comedy show ay sa TV5 na. Saka ang MQuest Venture na ng TV5 ang makakakulab ng kanyang MZTV production sa bago niyang show mga kababayan. So ibig sabihin, kung matatandaan nyo, alam naman natin na meron show itong si Boss Vic or comedy show dito po sa GMA7. At ngayon mga kababayan, may lumabas pong balita na kung saan tila parang puputuli na yung pakikipag-collab nitong si Bossing Vic dito po sa GMA7 at ililipat na po sa TV5. Kung tutusin naman nga mga kababayan, good news po ito sa atin. Bakit? Kasi isang istasyon na lamang po yung papanoorin natin at susubaybayan natin, which is etong TV5. Kaya lang naman tayo nanonood dito sa GMA7 dahil nga po dun sa isang comedy show nitong si Bossing Vic mga kababayan. Pero kung tutusin talaga, dapat hindi na talaga tayo nakatutok dito sa GMA7. Dahil kung ako tatanungin nyo mga kababayan, hindi na ako gaanong nanonood dito sa GMA7. Lalo na at yung mga paborito nating programa na andudo na rin po sa TV5, katulad po nitong Batang Quiapo. So ngayon mga kababayan, good news po ito para sa atin. Dahil kung tutusin talaga, yung mga comedy show naman itong si Bossing Vic, talagang dapat naman nga na andudo din sa TV5. Dahil itong GMA7, kung titingnan naman natin, medyo... Ayoko na lang. Ayoko na lang magsalita kasi maraming umiiyak. So ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, nakita namin ang post ni director or director Chris Martinez na photo ni Vic at may caption na coming in 2024 mga kababayan, an all new all out comedy show from NQuest Venture and MZTV Production soon on TV5 mga kababayan. So yan na po yung pahiwatig na talagang puputuli na nga yung pakikipag-collab nitong si Bossing Vic dito sa GMA7. So sabi pa dito, basahin pa natin, mana-mana ang magiging title ng comedy show at si Vic pala ang nasa cast, saka na siguro i-announce ang mga makakasama pa niya. Pero sabi pa dito, eto may request daw. May request na isama itong sina Main Mendoza at Arjo Ataide sa programa para makasama ang mag-asawa. May request namang si Atasha Mulak para may acting project na rin. Ito bukod sa pag-host sa EAT mga kababayan. So para sa akin siguro naman mapapasama itong mga ito, lalo na sina Kuya Wally at saka po itong sina Kuya Jose Manalo. Dahil kung ako talaga ang tatanungin, hindi naman basta-basta kukuha itong si Bossing Vic ng iba. At ang tingin naman natin dyan, isasama't isasama niya yung mga kasama nila doon sa EAT mga kababayan. So sabi pa dito, tatapusin na lang siguro ni Vic ang comedy show niya sa GMA7 na open 24/7 mga kababayan. At aalis na siya sa Kapuso Network. Alam naman natin mga kababayan na may problema pa ngayon ng GMA7. Na medyo hindi maganda yung kita. Diba na medyo nagsasuffer sila pagdating sa tubo. Alam naman natin napakalaki ng problema ng GMA7. At alam naman natin na kaya lang may nanonood na ibang mga tao dahil naandudon pa rin si Bossing Vic. Ngayon mga kababayan, pag nawala itong si Bossing Vic sa GMA7, paano na? Yan ang napakalaking tanong, paano na? Diba, so ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, basahin pa natin, eto daw. May mga kasama siya sa EAT na pwedeng isama sa comedy show gaya ni na Alan K, Raisa May, Ryan, Ryan Agoncillo, Paulo Ballesteros at sina Wally Bayola at Jose Manalo. So tingin ko naman mga kababayan na napakalaki ang potential na yung kasama ni Bossing Vic sa EAT mapasama po dito. Katulad na lamang po nitong si Mel Socampo mga kababayan, napakalaki ang posibilidad na mapabilang din eto dito sa bagong comedy show nitong si Bossing Vic na mana-mana. At malaki din ang posibilidad na mapasama din dito mga kababayan etong si Togi Zombie, dahil alam naman natin na nakakatawa
at magaling magpatawa itong si Togi Zombie. At saka of course mga kababayan, gaya ng sabi ko kanina, malaki din ang posibilidad na mapasama itong sina Kuya Wally Bayola at saka itong sina Jose Manalo mga kababayan. Kung ako nga tatanungin, mas maganda lahat ng nasa E80 kaya isama na para isang bagsakan na. So sabi dito, lipat na tayo lahat sa TV5. Tama naman po mga kababayan. Kung ako, kung ako tatanungin nyo, hindi na ako nanonood gaano sa GMA7. Ang pinapanood ko na, kasi yung mga paborito kong programa, like Batang Kaya po mga kababayan, nandiyan dyan na talaga sa TV5. Wala na tayong hahanapin pa. Ang problema lang kasi mga kababayan, pagdating kasi ng signal, napakahina talaga ng signal dito sa amin. Ano po, kaya talaga kung tutusin, GMA7 lang talaga yung malakas dito. Pero ngayon mga kababayan, since nagawan nga ng paraan, okay na. Okay na yung dating ng signal dito sa aming lugar. Kaya nga ngayon, sa TV5 na kami nakatutok para makatulong na rin po sa pagtaas palalo ng rating ng TV5. So anyway mga kababayan, kayo po ano po masasabi at komento ninyo dito sa balitang lumabas na ito. Kung ako tatanungin kung ito ay totoo man mga kababayan, talagang napakagandang balita po nito dahil iisa na lamang po yung network na susubaybayan po natin. Ano po, so kung ako tatanungin, dapat naman nga na lumipat etong si Bossing Big mga kababayan dito sa TV5 dahil eto na yung panibagong tahanan nila. Kung tutusin, parang ano na parang pinabayaan na sila nung inalsa nilang tahanan at eto na yung panibagong tahanan na tinanggap sila mga kababayan. Kaya kung ako talagang tatanungin ninyo, dapat lahat ng show ng Tito Big and Joey na andi dito na sa TV5 at wala na dun sa GMA7. Diba? So anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa sunod nating topic. Kayo po, ano po masasabi ninyo dito? Dapat ba at tama lang ba na lumipat na ng TV5 etong si Bossing Big mga kababayan? So comment na lamang po kung ano po ang opinion ninyo hingil po dito mga kababayan sa balitang lumabas na ito. Ano po kung totoo man po ito. So anyway, punta naman po tayo dito sa nakita nating topic. Kung matatandaan ninyo mga kababayan, eto napakaganda nito. Kung matatandaan ninyo, diba nung panahon ng icing incident, ginall out po ng mga panati ko ni Vice, etong sina Tito Sen. Dahil nga daw po dun sa studio ng E80, gumawa daw po ng kahalayan dahil yung halik nitong si Tito Sen sa kanyang asawa. So ngayon mga kababayan, eto yung nakita nating video na masasabi nating isang patunay na yung ginawa ni Tito Sen dun sa E80 nung kanilang anniversary, nung 44 years anniversary mga kababayan, masasabi natin na kung ano yung ginawa nila doon mga kababayan ay ginagawa din po nila dito sa kanilang tahanan dahil talaga sumisimbolo po ito ng pagsasama ng dalawang mag-asawa na nagmamahalan. Ano po at tumagal yung kanilang pagmamahalan ng sobrang tagal mga kababayan. So kung makikita nyo dito, ito may team song pa nga sila dito na kahit maputi na ang buhok mo. Ito, i-play po natin. Pero pagdating doon sa kanta mga kababayan, aanuhin natin na i-stop natin kasi baka maka-copyright tayo. Happy anniversary! Oh. Ay, tinanggal ko na yung music mga kababayan kasi baka maka-copyright tayo nung kanta. So kung makikita nyo yan, tuwan-tuwa yung apo. Tapos eto, yan kung makikita nyo, may music yan, tinanggal ko lang. Ayan, sinorpresa nitong si Tito Sen. Etong si Ma'am Helen Gamboa. Kaya kung makikita ninyo, binigyan pa ng rosas, tapos niyakap pa ni Tito Sen. Kung ano nga yung klase ng pagyakap niya dun sa studio ng E80 mga kababayan, wala naman na bago. So ibig sabihin, talagang ganyan ang pamilya Soto, lalo na etong si Tito Sen at saka itong si Ma'am Helen Gamboa. Kaya kung makikita ninyo, sobrang sweet nilang dalawa. Iyak na naman yung mga panati ko ni Vice dito. Kung makikita ninyo, ganito katindi itong si Tito Sen pagdating sa pagmamahal sa kanyang asawa. So hindi natin pwedeng bigyan ng mali siya yan mga kababayan. Dahil kung makikita nyo naman, ayan yan na yung halimbawa na yung ginawa nila dun sa E80, talagang ginagawa din nila kahit saan mga kababayan. May pakita lang yung simbolo ng pagmamahalan ng dalawang mag-asawa na talagang tumagal ng ganitong klaseng katagal na panahon mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Yan oh. Mm-hmm. Sana all. Oh, may pasulat pa, may palihang pa itong si Tito Sen. Oh, may payaka pa. Diba mga kababayan, hindi nyo pwedeng pag-anuhan to pag-isipan ng kung ano-anong kahalayan to
utu-utot walang utu-utot walang utak na yung ano, yung mag-iisip ng kahalayan dito, mga kababayan. So kayo, anong tingin ninyo dito, kahalayan ba 'yan? 'Di ba kaya dun sa mga ano, dun sa mga panati ko nung ibang noon time show diyan, tigil-tigilin niyo na yung pag-call out kay Tito Sen at pagkumpara dun sa ginawa ni Vice at saka nitong si Tito Sen at saka nitong si Ma'am Helen Gamboa dun sa kanilang studio. Kasi sabi ko nga po sa inyo, etong ginagawa nila ay simbolo ng dalawang mag-asawa na legal na mag-asawa na tumagal ng napakahabang panahon na talagang yung pagmamahalan ay hindi kumukupas. Mga kababayan, so kayo po, ano po ang komento at masasabi po ninyo hingil po dito sa videong ipinakita po natin. So anyway, yan lamang naman po yung topic natin ngayon at nagbigay lang tayo ng konting mga update patungkol po sa mga nakikita nating balita. So anyway, mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ulitin ko, sana yung mga manunood po ng replay ay huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po itong video natin na ito. At huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or maglalive po tayo ng panibagong video or issue na katulad po nito. Maraming maraming salamat po, lalo na sa lahat ng hindi po nag-i-skip ng ating ads. Thank you po sa inyong lahat. Walang hanggang po sa salamat, mga kababayan. At saka sa mga nag-iiwan ng komento, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.